Kaya pagdating nila sa Egypto, nakita nga ng mga Egyptyo ang kagandahan ni Sarai. At nang makita siya ng mga opisyal ng paraon, sinabi nila sa hari kung gaano siya kaganda, kaya dinala si Sarai roon sa palasyo. O diba? Dahil kay Sarai, naging mabuti ang pakikitungo ng hari kay Abram. At binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamilyo at mga alipin. Tingnan niyo po, ganito. Ito ba yung na-amaze lang din po ako kung paano po nag-provide ang Diyos, kung paano po niya binigyan ng kayamanan. Kasi kayamanan tong mga ito noong unang panahon pag marami kang mga hayop o mga ano ay mayaman ka na po. Kaya in this way po, no? Kaya amazing, di ba? Hindi po ba kayo na-amaze mga kaibigan sa istorya dito? Pagpatuloy ko pa ang pagbasa. Dahil kay Sarai, Genesis chapter 12 verse 16, dahil kay Sarai naging mabuti ang pakikitungo ng hari kay Abram at binigyan pa siya ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Alipin, mga tao to eh. Pero binigyan ng Panginoon ng nakakakilabot na karamdaman ang paraon. O diba? Take note po, makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarai. Diba mga kaibigan? So kung atin pong isipin, diba? Dahil maganda si Sarai, ay inano nila? Dinala sa palasyo para nga sa ano makilala ng paraon at yun. No, but siyempre, isipin na lang natin na nagustuhan si Sarah dahil sarap siya ngayon, si Sarai, dahil maganda siya. At dahil sa ganda niya ay yun nga, nabibighani at nabigyan sila ng mga ito, mga hayop, no? Tupa, kambing, baka, arsino, kamilyo at pati alipin. Mga alalay ito, mga tao, alipin. Alalay. So kung Egypto, sinong alipin to? Baka ito na yung mga Israelites. And then, nang malaman ni parang dahilan ito, pero binigyan ng Panginoon, binigyan po ng Panginoon ng kakakilabot na karamdaman ang paraon. Binigyan, imagine mga kaibigan, ang Diyos po binigyan niya ng karamdaman ang paraon. Karamdaman, ano yun? Sakit. At ang mga tauhan nito sa palasyo dahil kay Sarai. Oh, so, di ba ang sabi ng Diyos? Sabi niya sa, ng Panginoon kay Abram na, sabi niya, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Di ba? Kung sasaktan si Abram, kasi nga, pinaalis niya doon sa ano, sabi niya, pagpalain, palaguin niya, aanuhin niya yung pangalan niya at pagpalain niya yung mga taong sumusunod sa kanya or mabait sa kanya, pero susumpain niya yung mga taong susumpa sa kanya kay Abraham. Kung so, kasama doon, kung sasaktan siya, sasaktan din siya. Sasaktan din sila, no? Yung mga nananakit kay Abraham. Kaya ito na yung isa sa makikita natin kung paano pinoprotektahan ng Panginoon si Abraham. Dahil nagkaroon ng karamdaman, nakakakilabot na karamdaman ang paraon at ang mga tauhan niya sa palasyo dahil kay Sarai. O, imagine mga kaibigan, ganyan makapangyarihan ng ating Panginoon. Nang malaman ng paraon ang dahilan ng lahat na ito, ipinatawag niya si Abraham at tinanong, ano ba itong ginawa mo sa akin? Bakit hindi mo sinabi na asawa mo pala siya? O, di ba? Siyempre, kung sabihin na asawa, eh dahil isipin lang natin, Egyptyo, kung unang panahon ay hindi po mabuting tao, si Parao, hindi po siya, pag gusto niya, ay kukunin niya. Ngayon, kung sasabihin na asawa ko, siyempre, hindi pa nila alam na may Diyos na mag-protect kay Abraham, ay may mangyayaring hindi maganda. Kaya, sa ganitong paraan po, natin malalaman na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan po, ano?
at kung paano po niya, kahit sa atin po ipinakita na siya ay makapangyarihan. Dahil una, dahil sa kagandahan ni Sarai ay nagkaroon ng kayamanan si Abraham. Nandoon may tupa at mga ano na siya, kambing, baka, asno. Gaya ng sabi ko po, noong unang panahon, ang tao ay meron nito ay mayaman. Kahit nga, nung maliit pa ako, mga kapitbahay ko na ang daming mga hayop, talagang hanghanga ako kung yaman-yaman nila. Kaya dito din sa Bible, noong unang panahon, kaya doon nag-provide na ang Diyos, no? Dahan-dahan. And then, dahil nga, siyempre asawa ni Abraham si Sarai, ayaw ng Diyos na ma... Siyempre, ma, ano yun kay Abraham, mapalayo or mapahal.